Gusto mo bang malaman kung paano makarating dito sa Switzerland bilang isang turista? Welcome back to my channel, Switzerland Pinoy Review. My name is Ferds. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang narin yung mga kaibigan, isa mismong kababayan natin narito ngayon sa Switzerland. Siya ang hinga natin ng information kung ano ang mga proseso na pwede nyong gawin dyan sa Pilipinas para makalipad kayo dito sa Switzerland. Tara mga kaibigan. Aba, hindi ba madali mag-apply sa embassy? Mm-hmm. Marami kang kailangan na requirements. Ang unang-una dyan, kailangan, kung ikaw government employee, kailangan mo rin ng mga income tax or hinahanap sa'yo. First, nung pumunta ka na embassy, kailangan mo magpa-appointment ka muna. Okay. Para ma-entertain ka ng embassy. Bibigyan ka ng form, application form, para makompleto mo yung papilis mo. Ganun ang dapat ang proseso nun sa embassy. Hindi basta-basta nga, ganun na lang, punta ka, apply, hindi. So, saan ang... May mga backup dancers tayong Filipina. Okay, okay ang ginagawa nyo. Okay, so ang una rito, kung gusto mo nga naman pumunta rito, ito yung pinag-uusapan natin ay tourist visa. Oh, so makikipag-appointment ka muna sa Swiss Embassy. Oh, yan, yan sa Makati po, mga kaibigan. So ano ang mga requirements na hinihiling nila? Ah, marami. Kung magtuturista ka, sige, banggitin natin isa-isa. Yung mga katulad niyan, kung may asawa ka, kung may asawa ka at anak, mga birth certificate ng anak mo, okay. Marriage contract ninyo, okay. Tapos certification from work, ganun. Mm-hmm. Tapos mga support ng, kung may pamilya kayo dito sa Switzerland, okay. Hingi kayo ng suporta kung anong mga requirements pa mga kailangan. Kasi marami eh, yung invitation, tapos mga bank accounts din nila. Okay, isa-isahin natin. Yung nabanggit mo, yung bank account, sa side mo, mayroon bang certain amount talaga? May sinasabi ba sila dapat ganito kalaki? Rough estimate, halimbawa? Ah, meron. Halimbawa, meron, 1 million, 500,000, hindi naman. Hindi naman, pero kung ano ka, kung tawag dito, kung business ka, okay. Business bialakad mo, talagang may million ka. Pero kung ganitong... Kung mga visit ka, tourist ka lang, may mga work ka 200,000 or 300. Ah, pwede na yun. 300. So, kailangan yung... Pero kailangan. Yung pamilya nga nag-iimbita sa'yo, may bank accounts din na dito. Na talaga at may tinitirahan sila at may trabaho. Okay. So, ikaw, mayroon kang kamag-anak dito sa Switzerland? Oo, meron ako kamag-anak. Okay. So, ang invitation, binigyan ka nila? Oo, binigyan lang ako. Tapos sa mga requirements ko, may bank accounts ako. Okay. Certification of bank accounts. Okay. Life insurance. Okay. Certification. Okay. Tapos from work, may certification. Okay. ATR. Marami, okay, pang iba. Kung single ka lang, kung marriage ka, marami pang hihingin sa'yo. Okay. Kasi ang in-apply ko lang nun, wala akong asawa eh, wala akong anak. So, basta mas maliit lang, makunti lang yung ano ko, yung, okay, certification ko. Mm-hmm. At ay hinahanapan din ako ng jobs of certification ko na kung ano talaga ang business ko sa Pilipinas. Okay. Ginawa ko din yun kasi nakalagay doon lahat sa requirements. Eh. So, okay, para sa ating mga viewers, ano, yung sinasabi ni kaibigang Bong pagdating sa job certificate or employment certificate, ay ginagawa ito dyan sa Pilipinas para matiyak nila na si Bong ay mayroong babalikan na trabaho sa Pilipinas. Kasi totoo ang sabi niya na pag pumunta ka rito, so screen talaga, sobrang higpit. Screening ka kasi hindi pwede na pumunta ka rito. Kalimbawa, pumunta ka rito, kapatid mo, walang ipapakitang proof, wala silang bahay na tutuluyan. Nakikituloy sila, hindi sila pwede mag-imbita. Ayan, okay. Ay, hindi nila kaya yung mga insurance, kasi kinukunan ka ng insurance dito eh. Insurance ko, work is 65,000 eh. Life insurance ko lang yun. Dito yan? Oo, para, dito yan. Kasi ang purpose nun... Mahigit pa rin kasi mayroon pa rin akong life insurance dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Sinama ko na rin yun, kaya makita nila na ano ako, yung qualified ako kasi dalawa yung insurance ko. Okay. May Philippines tsaka rito. So ang ibig sabihin mo, kaibigang
Bong, mas maganda kung marami kang documents na ipapakita. Ipapakita. Nga kompleto. Ando okay. Naman sa ano na, sa requirements nila. Mayroong list of may requirements. Okay. Ano ang pinakamatinding requirement doon? Na matanda? Kapag kung may pamilya ka dito, ang pinakatindo doon yung request talaga. At saka yung mga bank statement mo. Okay. Yung bank statement ba, kailangan tinitingnan nila, nagsasubmit nga ng physical statement, bank statement, or oo, sinasabi mo lang? Bank, parang bangko yun. Kumukuha okay. Ka ng certification from bank. Ah, okay. Na sabihin nila, ito yung ito, deposit kasi mo. Kasi tiyatawagan ng embassy yun. Okay. So, okay. Check nila talagang... Talagang totoo yung sinasabi mo. Okay. Pero kung naggagawa-gawa ka lang, wala ka na. Okay. Oo. Gagawin nilang, ay, nagsisinungaling to. Kasi okay. Wala, hindi wala pala eh. Ang tinatawagan nilang banko, wala naman pala wala pangalan. Wala ka palang account doon. Account doon. Okay. Kasi ang purpose noon, para matiyak nila na hindi ka magiging pabigat sa gobyerno ng Switzerland. Okay. Saka hindi ka talaga makakapasok, makakakuha ng visa. Okay. Kapag ganun yung ano mo doon. Okay. Kasi ang kailangan nila dito sa Swiss kasi, totoo ka. Uh-huh. Ang tao dito kasi hindi sinungaling eh. True. Okay, agree ako diyan. Okay, honest ito. Oh. Isa, number one honest people in the world, yung Swiss. Kasi ang Swiso kasi dito, ang gusto ng mga Swiso dito, maging totoo ka sa sarili mo kung ano ka sa hindi lang tinitingnan kung mahirap ka o mayaman ka. Tama. Sa atin kasi, dyan sa Pilipinas, pagdating ng abroad, sobrang yabang na. Yeah. Pag nasa abroad kayo, huwag kayong magmataas. Mm-hmm. Huwag kayong magyabang sa sarili kung ano mga trabaho nyo. Pag mamalaki nyo pa kasi legal yung trabaho nyo. Mm-hmm. Kung katulong ka man, yep. O construction ka man dyan, at least trabaho driver mo rito. Ka. Sa driver ka. Oh. At least trabaho mo rito, mm-hmm. Marangal. Yes. Hindi yung... Pagsasabihin mo, meron yan ng kabayan. Huwag kang pagsasabihin, yung trabaho ko, ganito ha. Eh, atik mo, bakit ka pa tumagal dito? Yeah, kung ganyan yeah. Trabaho mo, di mo uwi ka sa Pilipinas kung mayaman ka. Sino man na makakakita nito ha. Huwag magalit sa akin, pero yun ang realidad talaga, totoo yun. Yes, agree ako dyan. Kasi dahil dito, mga tao rito, hindi plastic. Ganda ng sinabi. Alam mo, para ka ng taga rito talaga. Hindi kasi... eh, galing din ako sa ibang bansa eh. Ireland. Oh, tapos punta ako rito. Ako, trabaho ko sa Pilipinas. Isa lang naman ako ordinaryo nagkukontrata ng mga electrical. Uh-huh. O ano, kaso lang, sinuwerto lang ako dahil may mga kapatid ako rito. Uh-huh. O ngayon, nakapasa ako sa interview kahit uh-huh. Na dumaan ako sa butas ng karayom. Punta ako ng Ireland, ganito, punta ako sa kapatid ko. Uh-huh. O eto, kaya sinasabi ko ang kalagayan ng mga Pilipino. Hindi basta-basta ang buhay rito sa abroad. Yep, yep, yep. Oo, nga sabi nila mas madali. Makinig kayo mga kababayan. Balik ako doon sa invitation. Interesado ako doon kasi nabanggit mo kanina, yung taong nag-i-invita mula dito sa Switzerland, hindi ganun kadali. Kailangan din may bahay, bahay siya. Bahay ka, may trabaho may siya. May trabaho siya. May bank account, may statement bank. Siya. Oo. Tapos maka-ano sila, maka-afford sila na kung anong mangyari sa iyo. Yes. Yun yun. Kasi sa invitation letter kasi doon nakalagay yung parang silang host family mo. Host family. Family ang responsibility sa kanila oh. Pag may mangyari sa iyo dito. At saka, kung mag-TNT ka rito, sila ang hanapin ka sa kanila. Uhulihin sila, magmumulta sila ng malaki, oh. Doble. Oh, okay. Ay, bawal mag-TNT rito kung kapag sa Switzerland ka, tanda niya ang kabayan. Oh. Dito, okay. Hindi ka basta-basta makalabas dito sa ibang bansa. Kapag kung once nga makalabas ka rin, mm-hmm. Hahabulin ka rin ng sheriff nila rito kasi naka-record ka. Yes. Doon sa Swiss Embassy sa Pilipinas ba, ilang buwan ka nag-antay ng ano, paglabas visa ng visa ko. Mo? Oo. Yung mga one week or 2 weeks lang. Okay. So okay lang magmalaman kasi ang time ko nang punta ako rito, ano ako, family visa ako, ang binayaran ko lang is 3-5. Magkano na ba ngayon? Ang binayaran ko is 4,002 lang. Ah, okay. Medyo malaki na ngayon. Oo, tumataas sa processing, sa visa processing yun eh. Mm-hmm. Kaya medyo okay naman. At least, siyempre, be-based din sa katagalan ng panahon. Kadati lang nga, magkano lang yung visa eh. Okay. Sa 1,000 lang, may 700 lang ano. Oo. Ayun, pero siyempre sa katagalan na. Mataas yes. Na. Yung bang kaibigang Bong, doon ba sa Swiss Embassy, nagkaroon ka ba ng talagang physical interview or meron, yung actual talaga or yung nasulat, documents lang hindi yung kung anong nakasulat mo doon sa form mo okay. Sa application form mo yun ang tinatanong sa iyo okay actual talaga yun mm-hmm. Kung anong sinasabi mo doon kailan sabihin mo totoong detalye mo yep
Yung purpose ng pagpunta rito, kailangan bang sabihin din? Oo, kasi tinatanong nila din. Oo, halimbawa. Ano bang purpose mo dun sa Swiss? Bakit ka pupunta? Ganun, okay. Halimbawa. Eh kung ako, sagot okay. ko, oh, bibisita lang ko sa kapatid ko okay. kasi inimbitahan nila ako eh. Okay, at saka ito yung invitation letter. Ito invitation letter ko. Okay. Nandun na rin, bago mibigay invitation, sama-sama na lahat yung mga papers mo ron. Okay. Hindi yung sabi mo, invitation paper lang, hindi. Lahat. Ibibigyan ka ng form okay. na fill out babasahin mo doon, okay. kukumplituhin mo yun bago ka pumunta sa kanila. Kano bang ticket ngayon? One way? Ay, round trip? Ang round trip mo, ang ticket ko is 65,000 eh. Sa pera natin? Sa ating pera natin. Malaki na rin siya, ano? Medyo malaki na rin siya. Nasa... O, tapos plus yung mga insurance mo. Ang gagastusin kang worth the 300,000 kung... Turista pa lang yan. Pero kung mag... Sa bagay, hindi ka... turista ka rito. Dito. Nag-agency ka ba? Hindi. Hindi ako ng agency. So, direct. Okay, kasi may invitation ka. So, yun po. Siguro kung agency yan, mas malaki pa yan. Ay, oo. Sa agency, hinihingi ako doon. Magpo-proseso. 4,500 ang sinisingit sa'yo. So, ngayon, ang tanong ko naman, kumusta yung unang araw mo rito at mga ilang araw mo... Ano masasabi mo sa Switzerland? Switzerland, best country talaga. Kasi talaga. Baseball yan. Kasi kahit maglakad ka sa gabi, para ka alam mo, probinsya, walang kasasakyan. Okay. Hanggang ang isasakyan dito, train lang yung tram. Okay na, hanggang alas 11 yung schedule. Pwede ka maglakad na kung ano. Siyempre, ang peaceful ng Switzerland, maganda talaga sa progression ng gobyerno. Yes. Kumusta yung mga tao rito? Pagkain, nasubukan mo na? Nagusto? Oo, masarap ito. Healthy lahat. Kasi puro dito, sariwa. Vegetarian karamihan dito. Kain ko prutas, yung mga... Ayan, mga green leaves yung kinakain ko. Tapos salad. Sagana rito. Kita mo mga milyonaryo dito, naglalakad lang. Yan, maganda, banggitin mo. Mga milyonaryo dito, nakakasabay ko. Tinan mo yung katabi ng kabahay ng kapatid ko. Okay. Millionaire yun, ha? Putsa, nagsabay kami sa Trump, lakad lang yun. Pati yung ano, yung... Ang ganda ng sinabi mo, kaibigan. Hindi, yung ano, yung... Okay. Boss ng pamangkin ko. Oo. Sinama niya ako. Billionaire yun, ha? Lakad lang. Oo, nagtatram. Out-tram lang. Oo, hindi nagbabike pa nga eh. Tapos inaakbayan pa nga ako. Tuntua ako kasi sabi ko, friendly talaga. Kasi happy ako. Bumunta kami ng France. Okay. Bumunta kami ng Germany. Okay. Dinala niya ako. Mm. Pero, Jeffrey, lalakad kami. Umulan pa yan, ha? Mm-hmm. Bakit? Mga senador sa atin, mga ano dyan, mga... Magkaya ba nilang gawin yan? Tsaka, hindi nila. Dito walang angas, walang arte, walang ano? Angas dito, walang arte pantay ang tingin. Gusto mo tumira dito na, no? Gusto ko na rin. Okay, sige. Gusto ko na, mangyayari honestly, yan. Mangyayari yan. Kukuha ka ng mga requirements, so ganun-ganun. Mm-hmm. Kapag nag-i-interview siya, yung Pilipina pa yan mismo nag-i-interview siya, sila pang stricto. Okay. Galing na ako ng embassy ko. Okay. Ang passport ko, may ano na, okay. May tatak na. Okay. May visa na yan. Okay. Pag napasok ko sa immigration, okay. Ano mo sasabihin sa'yo sa immigration ng... Diyan, sa atin, sa Pilipinas. Sa airport natin, oh, okay. Sa okay. Lino International. Oh. Alam mo, may sasabihin sa akin nun eh. May visa na nga ako. Sino ba nag-imbita sa'yo? At ano bang kapatibayan mo? Hindi totoo yan. Oo. Oh. Kay sino mo totoo yan. Kaya kayo, huwag kayong matakot. Totoo lang yung sinasabi nyo. Okay. Ay ganito. Kasi... Ang yan sa immigration, puro hindi. Walang naman sana totoo itong sinasabi ko. May mga yabang dyan sa immigration. Yung mga, hindi lahat sila, pero meron din yan. May nakikilala ako na tandaan ko mukha niya at saka pangalan niya. Mayabang magtanong. Akala mo sa embassy siya nagtatrabaho. Dahil, biro mo tatanungin niya pa ako na kung sino nag-iimbita sa akin. Paano mo pa kung hahanapin ng proof? Hindi ko... Nandito na ako sa immigration, meron na akong back import ticket, plus meron na akong visa. Mm-hmm. Yan ang proof ko. Makakapasok kaya ako dito sa immigration, sabi ko wala akong ticket, visa. Sabi kong ganun doon sa immigration. Hindi ko alam, nasa isip ko baka parang naghihingi ng lagay, ganun. Posible. Oh, kaya ang ginawa ko, sige. Once kapag hindi ako nakaalis, sabi ko, pababayaran kita. Sa lahat ng ginastos ko. Hindi ako alis. Tumabi lang ako. Maya naman, binigyan niya naman sa akin. Naikwento ko lang, pero totoo yan ang nangyari sa akin. So expect na nila yan, na mayayabang minsan yung mga tao sa immigration. Nakikita ko sa immigration, yung mga Pilipina nga may mga visa na hinahanapan pa ng proof. Bakit maghahanap pa ng immigration ng proof?
eh nanggaling na sa embassy yan, in-interview na bago ka makapunta ng immigration, may visa ka na. Kahit magpunta ka ng Saudi, meron ka ng papers na dala-dala dyan na ano, nabisahan ka na. Bakit pa magtatanong immigration? Naintindihan naman nila yan, bago sila dyan nakaupo sa pwesto nila, siniseminar na yan sila kung ganito ang visa ng Saudi, ng Europe, ng US. Alam na nila yan kung paano. Kung pero sila, pero hindi sila, wala silang karapatan na magtanong na sino nag-imbita sa'yo, paano ka naka... Ano, anong naamoy mo? Naamoy ko doon, siguro... Padulas! Oo. Like, alam niyo na yung ibig sabihin ko, no? Pangit naman sabihin nang hihingi ng lagay. Ay, nasabi ko pero... Nasabi mo pala. May kaibigan tayo sa Israel. Mayroon tayong Philippine Embassy roon. Inaway din niya kasi ang daming hinihingi at gusto ng ganito. Lagay. Dapat na, yan lagay. Ma-imbestiga ng local, ng gobyerno natin sa kanya, dyan sa mismo sa immigration. Mm-hmm. Kasi ang nagpapabagsak sa atin ng gobyerno, yan ang mga lokal na nagtatrabaho sa gobyerno. Yan silang mahilig maghingi ng ganyan. Mm-hmm. Kasi anong tingin ng mga taga-ibang bansa sa atin? Mga wala tayong utak, puro na lang sa corruption ang naiisip. Kasi, totoo yan, dahil hindi sila nakaka-encounter eh. Mm-hmm. Oo, tama. Yung hindi sila nakaka-encounter, tayo nakaka-encounter dito sa ano, sa ibang bansa. Totoo yan siya, sabi ko. Sabihin sa'yo na embassy na, kompletuhin mo yan, ganito, kaya kailangan. Sabi siya, kapag kulang, babalik-balik ka pa. Gastos yun. Oo, gastos yun. Pero bawat appointment mo, 1,300. O, isipin mo, sa limang balik mo, ilan na? O, 6,000. Pera sila. Hindi, ang aki lang naman, nasabi ko lang naman. Pero thank you bro ha, kasi na-interview mo ako kahit na bakasyonista ko dito. Another day, wala naman ako dito. Pero yun ang nasabi ko, totoo lahat yan. Mayroon ka bang babatiin sa Pilipinas? Sa mga kaibigan ko dyan. Okay. Nandito na ako, bakasyon ako sa Suchelan ngayon. Pero mas another day kasi ano off ngayon eh. So, kamusta sa inyo dyan ha? Vlog nyo na lang kami.